Midnight Man. Isang mapayapang gabi sa iyo, Sir Mac. Ako nga pala si Celso. Isa akong foreman ng isang construction company at sanay na palipat-lipat ng lugar ng destino. Waterproofing ang scope of work ng grupo ko. Nang minsang ma-assign ang grupo ko sa summer upang gumawa ng swimming pool, hindi ko sukat akalain na dito ko rin mararanasan ang pangyayaring sa TV ko lang napapanood. Nasa kalagitnaan na noon ang swimming pool na ginagawa namin at apat na buwan na kami sa lugar. May mga ilan na din kaming kakilala na taga roon mismo. Minsan na imbitahan kami sa isang kaarawan ng isang tauhan namin na locally hired. Itago na lang natin siya sa pangalang Arnel. Sabado ng hapon ginanap ang handaan dahil walang pasok kinabukasan. Kaya naman naparami talaga ang inom namin ng alak. Mapuno pa ang lugar nila Arnel at mangilan-ngilan lang din ang kabahayan. Dahil sa kalasingan ko, sa isang malaking puno na ako umiihi sa tapat ng bahay nila Arnel. Nang sumapit na ang alas tres ng madaling araw, marami pa rin kaming alak na iniinom pero apat na lang kaming naroon sa lamesa. Nakaramdam na naman ako ng pagkaihi, kaya tumayo ako para puntahan ang favorite spot ko. Nang ilalabas ko na ang alaga ko, napansin kong may babaeng nakatayo sa harapan ko at nakangiti. Sa gulat ko, biglang nawala yung lasing ko. Hiyang-hiya ako ng mga oras na yon, Sir Mac. Sinabihan kasi ako ng babae na bakit daw doon ako umiihi. Mamamanghiraw ang lugar nila. Humingi ako ng pasensya sa babae at humanap ng ibang lugar na maiihian. Naikwento ko kay Arnel yung tungkol sa babae at nilarawan ko pa sa kanya ang itsura. Pero laking gulat ko nang sabihin niyang wala namang ganoong babae sa lugar nila. Hindi ko na yung pinansin. Iniisip ko na lang na baka dahil lang sa tama ng alak kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Kinabukasan, hindi pa rin maalis sa isipan ko yung babae. Para bang nakatanim na siya sa utak ko. Nang makabalik kami sa inuupahan naming bahay, halos isang linggo kong napapanaginipan yung babaeng nakita ko kila Arnel. Naglalakad daw kami sa isang napakagandang lugar na may nagtataasang gusali at napakagaganda ng mga babae doon. Parang walang mahirap sa lugar na yon. Dahil isang linggo ko ng araw-araw napapanaginipan yung babae, kinausap ko na si Arnel at ikinuwento ko sa kanya ang panaginip ko. Tumawa lang siya at sinabing baka taga-Biringan ang babaeng nakita ko noong gabi at nakursunadahan ako. Lumipas pa ang dalawang linggo. Hindi ko na napapanaginipan yung babae. Nawala na rin ito sa isip ko. Nang kinakailangan ng mag-leak test ng swimming pool, isa ako sa naiwan sa site para bantayan ang mga magiging problema. Tatlong araw makalipas ang testing, nag-asikaso ako ng mga dokumento na kailangang papirmahan, kaya inabot ako ng gabi sa site. Nang papauwi na ako, wala na halos dumada ang sasakyan sa lugar kaya tiningnan ko sa relo kung anong oras. Alas 9 pa lang naman ang gabi, kaya nagtataka ako bakit wala nang sasakyan samantalang kapag umuuwi kami ng alas 11 ng gabi dati, napakarami pang pampasaherong jeep ang dumadaan sa lugar. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpasya na akong maglakad na lang papauwi sa boarding house namin nang biglang isang babae ang tumawag sa pangalan ko. Nang lingunin ko kung sino yon, nagulat ako kasi ito yung babaeng nakita ko sa lugar nila Arnel. Nakangiti itong kumakaway sa akin at paglapit nito, tinapik ako sa balikat. Huwag daw akong matakot dahil hindi naman daw niya ako gagawa ng masama. Naghihintay din daw siya ng masasakyan papauwi sa kanila. Medyo nakahinga ako ng maluwag noon, Sir Mac,
nagpakilala sa akin ang babae bilang si Karina. Aaminin ko sa iyo, Sir Mac, ng mga oras na yon, nahulog na ang loob ko kay Karina. Hindi ko alam kung bakit napakagaan ang pakiramdam ko sa kanya at parabang matagal ko na siyang kakilala. Noon ko lang din napansin na kulay brown pala ang buhok niya na hanggang baywang. Ilang minuto din kaming nagkukwentuhan ni Karina nang alokin niya akong sumabay na sa kanya dahil may susundo daw sa kanya at kung gusto ko din daw, maaari akong dumaan muna sa kanila. Tuwang-tuwa ako noon, Sir Mac. Sino ba naman ang tatanggi sa alok ng isang magandang babae? Ilang minuto pa ulit ang lumipas. Nakarinig ako ng mga yabag at sa di kalayuan, nakakita ako ng tatlong malalaki at puting kabayo na hila-hila ang isang kulay puting karwahe. Napapalamutian din ito ng kulay gintong mga hugis baging. Nang sabihin ni Karina na iyon na ang sundo niya, napakunot ang noo ko at naisip ko na mayroon pa palang ganoong sasakyan sa panahon na yon. Nang huminto sa harap namin ang karwahe, nagulat ako dahil nagkikinangan ang mga gintong palamuti nito. Inilahad ni Karina ang kamay niya at parang otomatikong humakbang ang mga paa ko papasok sa karwahe. Nang umandar ang karwahe, manghang-mangha ako dahil ganoon pala ang pakiramdam ng nakasakay sa ganoong uri ng sasakyan. Sir Mac, ilang minuto pa ang nakalipas. Napansin kong iba na yung lugar na dinadaanan namin. Ito din yung nakita ko sa panaginip ko na lugar. May nagtataas ang gusali at napakaliwanag ng paligid. Para akong nasa isang syudad. Nang tanungin ko si Karina kung nasa ang lugar na kami, nagulat ako sa sinabi niya. Nasa Biringan daw kami. Nang marating namin ang lugar ni Karina, halos hindi ako makababa sa karwahe. Para akong nanliit. Isang mansyon ang pinasukan ng karwahe at napakaraming tagapagsilbi. Samantalang ako, nakasuot pa ng construction uniform at naka-safety shoes na puro semento. Naagaw ang pansin ko ng isang malaking lamesa na punong-puno ng mga pagkain. Inaya ako doon ni Karina at pinaupo sa isang napakagarang upuan. Sa katabing upuan naman siya pumuesto. Sir Mac, hindi ko napigilan ang sarili ko na tanungin si Karina kung bakit parang napakadami naman ang pagkain sa hapag nila at kung sa kanila ba talaga ang mansyon na iyon. Tumawa lang si Karina at sinabing siya ang may-ari noon at solo lang siyang nakatira dito. May inabot siya sa aking mga prutas na noon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Kulay pula at kulay berde ang kulay nito. Parang dragon fruit ang itsura pero sinlaki ng pakwan. Napansin ko din ang magkakaibang kulay ng kanin. Pinakain ako ni Karina at huwag daw akong mahihiya sa kanya dahil simula daw ng mga oras na yon, magkaibigan na kami. At anumang oras daw na naisin kong pumunta sa kanila ay maaari niya akong ipasundo. Kahit nasa ang panig pa ako ng mundo. Biglang pumasok sa isip ko na isang engkanto si Karina. At baka hindi na ako makabalik sa amin kung kakain ako ng itim na kanin. Pero wala akong nakitang kulay itim na pagkain doon. Maliban sa isang prutas na parang langka, pero kulay talong ito. Sir Mac, takam na takam ako sa sarap ng mga pagkain na nandoon. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na tumikim ng mga putahing nakahain. Pero hindi ko nagustuhan ang mga ito. Dahil walang lasa. Napakatabang nito at mukha lang masarap tignan. Nang makabalik kami sa bahay ni Karina, muli akong pinasakay sa karwahe para ihatid sa boarding house namin. Nang umaandar na ang karwahe, biglang nagdilim ang paningin ko. At nang magmulat ako, Sir Mac, naroon na ako sa tapat ng boarding house namin. At gulat na gulat ang mga kasamahan ko dahil isang linggo na raw akong nawawala.
Hindi ako makapaniwala sa sinasabi nila dahil halos isang oras lang akong sumama kay Karina. Nang ikwento ko sa kanila ang nangyari, nagpatawag ng albularyo ang kasera namin at sinabi sa akin na babalikan daw ako ng babae para kunin ng tuluyan. Sinabi din ito na hanggat maaari, umalis na ako sa lugar na yon dahil isang prinsesa daw ng mga engkanto ang nagkagusto sa akin. Kailangan ko daw makatawid ng dagat para hindi na ako masundan pa. Hanggang ngayon, Sir Mac, hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan ko. At kung alam ko lang din na makakapag-asawa ako ng bungangera at mahilig mang gulping asawa, sana si Karina na lang ang pinili ko. Baka naging maganda pa ang aking buhay. Magandang araw po, Sir Mac. Ako nga po pala si Ramon, 35 taong gulang. Isang welder at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Rosales, Pangasinan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng nanay ko na itago natin sa pangalang Rosita. Tubong Masbate si nanay at doon na din siya nagdalaga bago pa sila magkakilala ng tatay ko na dating sundalo. Ayon kay nanay, napilitan lang siyang magpakasal noon kay tatay dahil sa isang manliligaw na hindi niya matakasan. Ayon kasi sa mga matatandang kamag-anak nila noon sa lugar, kailangang ikasal siya para tigilan na siya ng manliligaw nitong engkanto. Sabi ni nanay, 13 taon daw siya nang may isang batang lalaki ang naging kaibigan niya na sa mapunong parte ng baryo nila nakatira. Hindi ito nagsasalita, pero magaling na itong magsulat. Kaya nang isulat nito sa dahon ng saging ang pangalan, hirap na hirap daw noon si nanay na basahin ang pangalan ng kaibigan. Pero simula noon, ang pagsulat na sa dahon ng saging ang naging komunikasyon nila ng kaibigan niya. Tinawag din niyang Amir ang kaibigan dahil yun daw ang pagkakaunawa niya sa isinulat na pangalan nito. Lumipas ang mga taon at sumapit na ang 18 kaarawan ni nanay. Inimbitan niya si Amir pero hindi ito dumating. Nagdamdam si nanay noon dahil wala sa kaarawan niya ang matalik na kaibigan. Binalak niyang hindi nakausapin uli si Amir. Pero makalipas ang 3 araw, nakita ni nanay ang kaibigan sa isang malaking puno ng akasya sa tapat ng bahay nila. Lumabas siya ng bahay at nilapitan ang kaibigan. Tinanong niya ito kung bakit hindi dumating sa kanyang kaarawan. Sir Mac, sa kauna-unahang pagkakataon, nadinig ni nanay ang boses ni Amir. Kaya tuwang-tuwa siya habang nag-uusap sila. Napakadaming ikinwento ni Amir kay nanay noon. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na ang kaibigan niya at bago ito umalis, sinabi niya kay nanay na hindi daw Amir ang tamang pagbasa sa pangalan niya, kundi Naves Mir. Mula nang madinig ni nanay ang boses ni Naves Mir, dito na raw nagbago ang pag-uugali niya. Point of view na ni Lola ang gagamitin ko dito dahil hindi na maalala ni nanay ang nangyayari noon sa kanya. Madalas nang lumalabas sa bahay si nanay at kapag bumabalik siya, punong-puno ng lumot at mga piraso ng tuyong dahon ng mga paa niya. Hanggang sa dumating ang isang araw, bigla na lang nawala si nanay. Isang linggo siyang hinanap pero hindi siya natagpuan. Iyak ng iyak noon si Lola dahil sa pag-aalala kay nanay. Sa 8th araw ng pagkawala ni nanay, nawalan na lahat ng pag-asa na matatagpuan pa siya. Pero nang sumapit ang 6:00 ng gabi, bigla na lang siyang sumulpot sa pintuan ng bahay nila. Punong-puno ng iba't ibang dahon ng kanyang katawan at nababalutan ng lumot ang mga paa. Nang makita siya nila Lola, kaagad nilang nilapitan si nanay at hinawakan ang mukha. Tinanong siya kung saan siya nagpunta, pero hindi siya umimik
at dumiretso sa kanyang silid. Dahil sa takot at pag-aalala na baka maulit pang muli ang pagkawala ni nanay, nagpatawag sila ng isang manggagamot. Sinundo ni Lolo si Aling Saling na kilalang manggagamot sa lugar nila. At nang naroon na sila sa bahay, nanlaki ang mga mata nito nang makita si nanay. Ayon dito, hindi na raw si nanay ang umuwi at napalitan na ito ng katawan ng puno ng saging. Hindi pa naman daw tuluyang nakukuha ng engkanto si nanay, kaya magagawan niya pa ito ng paraan. Sir Mac, nagsagawa ng ritual si Aling Saling at laking gulat nila Lolo at Lola. Biglang tumayo si nanay. Nakatitig ito sa kanila ng masama. Puro itim lang ang mga mata at may tumutulong itim na likido sa bibig. Nang susugurin na noon ni nanay ang manggagamot, naharang siya ni Lolo at tumulong na rin sa pagpigil ang mga kapatid ni nanay sa kanya. Nang matapos ang ritual, biglang nawala ng malay si nanay. Sinabi ng matanda na nabawi na raw niya ang kaluluwa ni nanay mula sa engkantong gustong kumuha dito. Pero kailangan daw niyang maikasal kaagad kung ayaw daw nilang makabalik na muli ang engkanto. Bagong graduate naman noon sa training si tatay at sa mas bati siya na assign. Kabatch ni tatay ang isa sa mga pinsan ni nanay, kaya nang makarating sila sa lugar namin, ipinakilala ng kabatch niya si nanay sa kanya. Mabilis namang nakapalagayan ang loob ni nanay si tatay dahil mabait ito at magaling makisama. Isa pa, napakadami nitong kwento, kaya pansamantalang nakalimutan ni nanay ang kaibigang si Navismir. Sir Mac, isang buwan pa lang na magkakilala noon sila nanay at tatay nang kausapin si tatay ni Lolo at Lola. Tinanong siya kung maaari bang siya na ang mapangasawa ni nanay. Pumayag din agad si tatay dahil ayon sa kanya, unang kita pa lang niya kay nanay ay nahulog na ang loob niya dito. Habang inaayos ang kasal nila nanay at tatay, biglang nagkaroon ng malaking problema. Ang mga baboy na binili nila Lolo para gamiting handa sa kasal, biglang namatay ng hindi alam ang dahilan. Napeste din ang mga manok at baka noon nila Lolo at Lola. Naubos ang lahat ng alaga nila. Bigla na lang daw natutumba ang mga hayop ng walang dahilan. At ang ipinagtataka pa nila, punong-puno ng lumot at mga toyong dahon ang lalamunan ng mga hayop na posibleng dahilan ng kamatayan ng mga ito. Isang gabi, inimbita ni Lolo si tatay na doon na matulog sa kanila. Pinaunlakan naman iyon ni tatay. Habang nagiinuman sila, nakita nilang naglalakad si nanay papalabas ng bahay nang nakapikit ang mga mata. Hinabol ni Lolo at ni tatay si nanay para pigilan, pero napakalakas daw nito at nagagawa silang isaliya. Napilitan si Lolo na kumuha ng tali at iginapos si nanay. Dito na nag-umpisang magwala si nanay at nag-iiba ang boses. Galit na galit daw ito at inuutosan silang pakawalan siya. Muling pinatawag si Aling Saling at habang nagsasagawa ng ritual, biglang umihi pang malakas na hangin at bumukas ang pinto. Ilang minuto pa ang nakalipas, Sir Mac, nakarinig sila ng angil ng mga kabayo at dagundong ng mga mabibigat na yabag. Kitang-kita daw ni tatay noon sa labas ng pinto ang pagdating ng isang magarang karuwahe na napapalibutan ng mga sundalong naka-armor ng kulay ginto. At bumaba sa karuwahe ang isang matipuno at matangkad na lalaki. Kulay dilaw ang mahabang buhok nito at may asul na mga mata. Lumapit ito sa pinto at inilahad ang isang kamay na tila ba inaaya si nanay na sumama sa kanya. Ang ipinagtataka ni tatay, siya lang at ang albularya ang nakakakita sa lalaki at sa mga kasama nitong sundalo. Dito na tumayo sa kinauupuan niya si tatay at hinarap ang lalaki.
Sinabi niya dito na hindi siya makakapayag na makuha nila si nanay. Nang may ipainom ang manggagamot kay nanay, bigla itong nawala ng malay at kasabay noon ang paglalaho ng mga lalaki at ng mga sundalo. Ayon kay Aling Saling, isang prinsipe ng engkanto na taga Biringan ang nagkagusto kay nanay at simula bata pa sila ay kasakasama na niya ito. Kaya kinakailangang maitawid si nanay sa dagat upang maputol na ang ugnayan niya sa engkantong yon. Sir Mac, humingi ng leave si tatay sa batalyon nila at napagbigyan naman agad siya. Kaya umalis sila ni nanay sa Masbate at dinala ni tatay si nanay dito sa Pangasinan. Dito na rin sila nagpakasal at sa awa ng Diyos. Hindi na muli pang ginambala ng engkantong si Navismir si nanay. Kumusta po, Sir Mac? Ako nga pala si Maiko at gusto ko rin sanang magbahagi ng karanasan ko. Isa akong call center agent sa kasalukuyan at magpasa hanggang ngayon. Ang karanasang ito ay hindi pa rin maalis sa isipan ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Maigsi lang ang kwentong ito, pero sana ay maisama nyo sa mga inanarit nyong kwento. Nangyari ang karanasan kong ito sa Los Baños, Laguna. Taong 2005, namatay ang nanay ko sa sakit na tuberculosis. Dahil malapit ako sa kanya, halos 3 beses sa isang linggo ako kung magpunta sa puntod niya. Doon ko iniiyak ang mga hinanakit ko sa aking ama at mga kapatid. Pang-4 ako sa 6 na magkakapatid, pero pakiramdam ko, hindi ko sila kamag-anak. Parang ibang tao ako kung ituring nila. Sa tuwing naroon ako sa puntod ni Mama, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Nalalapit na noon ang birthday ko at ang bala ko, doon ako maghahanda sa puntod ni nanay at doon na rin ako mag-iinom mag-isa. Isang linggo bago ang kaarawan ko, nag-text sa akin ang isa sa mga barkada ko na itago natin sa pangalang Gerson. Nagpapabili ito ng lambanog at babayaran na lang daw niya ako pagdating ko sa kanila. Habang naglalakad ako papalabas ng sementeryo, may napansin akong isang babaeng nakasuot ng purong itim na bestida at nakatalukbong din ng itim na tela ang ulo. Sinundan ko ito ng tingin at nakita kong dumiretso iyon sa puntod ni Mama. Bumalik ako sa puntod para sana tanungin kung sino yon at kung kaano-ano siya ni Mama. Pero habang papalapit ako, bigla na lang naging parang usok yung babae at nawalang parang bula. Nagtatakbo ako papalabas ng sementeryo at huminto lang ako nang nasa highway na ako. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon noon. Maliwanag pa ang paligid kaya nawala din agad ang takot ko. Nagpahinga lang ako ng ilang minuto at naglakad na ulit ako papunta sa tindahan ng lambanog. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, lumapit ako sa isang malaking puno ng nara na nasa tabi ng daanan. Sakto din naman na nasa kabilang panig lang din noon ang nagtitinda ng lambanog na kaibigan ng nanay ko. Nginitian pa niya ako at sumenyas naman ako na bibili ako ng 2 bote ng lambanog. Paglapit ko sa puno, nakaamoy ako ng napakabangong amoy. Para itong pinaghalo-halong bulaklak. At nang napatingin ako sa kakahuyang katapat lang din ng punong iniihian ko, nanlaki ang mga mata ko dahil may napakalaking mansyon ang nakatayo roon. Sa tagal ko nang nagagawi sa lugar na yon, noon ko lang nakita ang mansyon na yon. Nang matapos akong umihi, lumingon ako sa tindahan ng lambanog. Kinawayan ko ulit yung tindera. Pagtawid ko ng kalsada, gulat na gulat siya sa akin paglapit ko. Saan daw ba ako nagpunta?
isang linggo na daw akong hinahanap ng mga kapatid at tatay ko. Nagtaka ako kasi akala ko pinagtitripan lang ako ng tindera. Hindi na ako pinagbilhan ng lambanog at pinilit niya akong umuwi na muna. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko ang mga kapatid at tatay ko na nakaupo sa lamesa namin at umiiyak silang lahat. Nang makita ko ni Papa, kaagad siyang tumayo at niyakap ako. Habang umiiyak si Papa, humingi siya ng tawad sa akin at huwag ko na daw uulitin ang paglalayas. Dahil hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, medyo nainis pa ako sa kanila. Alam kong malapit na ang birthday ko pero hindi ko inaasahan na ganoong trip ang gagawin nila sa akin. Naniwala lang ako sa kanila, Sir Mac, nang ipakita nila ang picture ng blatter ng pulis at ang mga resibo ng nakaraang mga araw. Wala akong mahanap na kasagutan sa nangyari sa akin at kung papaanong sa ilang minuto lang akong umihi sa punong kahoy ay isang linggo na pala akong nawala. Hanggang sa makainuman ko ang isang matandang antingero na taga Cavite. Ayon dito, maaaring napuntahan ko ang karugtong ng Biringan sa Laguna. May mga ilang sabi-sabi kasi na naroon sa Laguna ang isa sa mga karugtong nito. Sir Mac, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang hiwagang bumabalot sa karanasan kong yon. Sana may makapagbigay ng paliwanag sa mga tagapakinig mo.